Mga ka-taxpayer kong mahal, totoo ho itong sinasabi ko sa inyo. Okay? Kapag walang laman ang books of accounts mo, pwede ho kayong magmulta ng 50,000 pesos. At base ho sa experience ko, pinoprosecute ho ng BIR officials pag wala hong laman ng libro mo. At pag walang laman ng libro mo, ang pinakamataas na jail term, ibig sabihin, hanggang kailan ka makukulong? 10 taon. Welcome po. Pag-usapan ho natin sa araw na to, mga ka-taxpayer kong mahal, yung pong orientation ng mga taxpayer para sa mga gustong magkaroon ng hanap buhay o negosyo sa bookkeeping. Ayan. So, ang bookkeeping po natin, mga ka-taxpayer kong mahal, ay available ho yan. Kasi naman po, wala namang eskwelahan, wala namang university, walang college dito sa Pilipinas na nagtuturo ng tax accounting. Okay? O ng tax bookkeeping. So, iniimbitahan ko ho kayong lahat at nagpapasalamat ho ako dun sa mga nag-join sa tax bookkeeping university. Ayan. Bookkeeping lang ho tayo. Magbo-bookkeep. Ito ho ay orientation. At ito ho ay papublish ko sa YouTube at ipadadala ko ho to dun sa mga nag-apply. Okay? So, meron ho akong tax bookkeeping university at marami ho yung nag-apply. Ayan. So, ito po yung nag-apply sa akin. Almost 116 na ho. So, ito po yung application form. So, kung gusto nyo pong magkaroon ng hanap buhay, eh, fill upan nyo lang pong itong application form na ito at makikita nyo ho yan sa aking Facebook. Opo, makikita nyo yan sa Kataxpayer Facebook. Okay. So, sa Kataxpayer Facebook, hanapin nyo lang ho yung, pakita ko ho sa inyo yung Kataxpayer Facebook. Oh. Okay? Ganito ho ang pagpunta dyan. Pupunta ho kayo sa inyong browser. For example, ito ho yung browser sa mga hindi ho techie. Itatype nyo lang ho eh, Katax, ayan, payer, palakihin ko nga ito. Oh, hindi yan ang lumaki. Ito, nakikita nyo ho yan. Dahil dapat lumaki. Katax payer, Facebook. Ayun. So, pupunta na ho kayo sa Katax payer Facebook. Katax payer sa Albay, ang dami niyan. Nauna pa sa akin si Katax payer sa Albay. YouTube. Okay. Ulitin ko lang ho. Kung saan sana tayo napunta. Kataxpayer. Ayan. Kataxpayer Facebook fanpage. Ayan. Kataxpayer Facebook. Pupunta ho kayo dyan. Ayan na ho. Medyo mabagal lang ho internet natin. Ayan. So, meron ho akong posting dyan. Ito po yung posting ko. Ayan. Sa ngayon, meron po akong... Ito po. Ha? Gagastos ho ako sa inyo ng 20,000 worth of training and lectures. And sasama ko na yung materials para magkaroon ho kayo ng skills. Ang skills ho, yun yung ibinebenta nyo sa taong bayan. So, pagkatapos ho niyan, magkaroon kayo ng skills, ibebenta ko ho kayo, free muna para yung mga tao eh, magkaroon ho ng feel kung talagang marunong ho kayo sa tax bookkeeping. At later on, ibebenta ko kayo yung skills nyo na katulad ho ng ginagawa ng Grab, Lalamove, at saka Food Panda. So, para ho kayo makapunta ho dito sa Google Form na ito, kailangan nyo hong itong form na to, i-click nyo. Okay? Pupunta ho kayo dito. So, ito po yung application para sa tax bookkeeping intern.
kailangan yung basahin ho yung lahat ng nakasulat dito bago ho kayo mag-fill in or fill up ng inyong applications. Ayan. Nandito ho yan, section 6.6. Ayan. So, ito po yung application form. Ayan po. So, anong kailangan ko sa inyo, mga ka-taxpayer kong mahal? Kung kayo po ay mag-a-apply, ang market ho ninyo ito. Okay? Karamihan ho ng Pilipino na nagnenegosyo sa buong Pilipinas, wala hong laman ng libro niyan. Sa tagal ko ho ang pagpa-practice, wala hong laman. The reason, sabi ko na sa inyo, yung gumagraduate ng accounting o bookkeeping o nasa business course na ino-offer ng mga universities, mga colleges, at saka mga tawag nito, eskwelahan, wala hong nakapagturo at wala hong competent na professor na nagtuturo ho ng tax accounting. Ako ho ay may 35 years experience ho sa taxation, gusto ko hong ibahagi sa inyo. Kung mag-a-apply ho kayo, wala ho kayong babayaran sa training. Okay? Kung gusto ninyo, magsarili kayo, wala akong problem doon. Pero yung siyempre, kailangan nyo ng credibility, integrity. Kailangan nyo may tutungtungan kayong pundasyon. Ako ho yung pinaka-pundasyon ninyo. Ako ho yung magre-represent sa inyo na kayo ho ay qualify. Okay? So, gaano kalaki ang market sa tax bookkeeping? Sabihin na natin, mga bossing ko, meron hong 1,000,000 taxpayer. Ayan. TP. At yung lahat ng taxpayer na yan ay hindi nilalamanan yung kanilang libro. So, may penalty silang 50,000 per year. Kasi yearly ho yan eh. So, lumalabas ho ang market ng isang accountant, eh, mumultiply nyo. Mas maganda siguro lagyan natin ng ano eh, 50,000 yan, pesos per year. O ilang zero yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O di, meron kayong 50 billion, yan po yung market sa buong Pilipinas. Maliit pa nga ho yan kasi 50,000. Magkano ba sweldo ng isang accountant? Nagre-range ng 25 to 100 to 200,000 a month. Since napakadaming maliliit na taxpayer, yun ho yung market nyo. Okay, mga 50 billion sa buong Pilipinas. Yun ho yun. So, ngayon yung 50 billion na yan, eh, napupunta ho yan sa bulsa ng BIR kasi nga, walang laman yung libro. No book entry. So, importante ho na magkaroon kayo ng book entries para maiwasan ho yung 50,000 penalty o yung fine at magpagkakakulong ng 10 years. Ayan. Yan ho yung maibibigay nating scope of services doon sa mga taxpayer. So, bago yan, kailangan mag-develop kayo ng skills. Anong skills yung ide-develop nyo? Yun yung tax bookkeeping. Ulitin ko, tax bookkeeping. So, may mga nag-apply na ho sa akin. So, ito ho yung procedure. Bago tayo magkaroon ho ng relationship, sumunod muna ho kayo sa procedure. So, number one procedure ko is gagawa ka ng email. Okay? Create email account. Yun yung number one natin. Sir, paano paggawa ng email? O, di pupunta ka sa Google or Gmail. So, pinaka-importante ho yan. Gmail account ang gagawin nyo, hindi ho Yahoo o anumang klase ng email services. Gmail lang ho tayo, Gmail. So, sa Gmail, ganito po paggawa. Ang umpisa, hindi nyo gagamitin yung existing email nyo. New. New Gmail ho yung gagamitin ho. New.
para maliwanag, new. So, ang dapat na pangalan nyo, ganito. Mag-uumpisa kayo sa TBU. Ibig sabihin, Tax Bookkeeping University, tapos pangalan ho ninyo. Halimbawa, ako, Emelino Maestro. Ayan. At susundan ho ninyo kailan nyo ginawa yung email. O, September 2021 at gmail.com. Isang, yan ho ang requirement ko. Hindi ho natin gagamitin yung pong existing ninyong email. Gumawa ho kayo ng bago at yan po yung format ng email. So, once nakagawa na ho kayo ng email na ganyan, number one, pupunta na ho kayo sa ating susunod. Saan kayo pupunta? Pupuntahan nyo po ito. Yan. Yung ating application form. Ibabasahin nyo muna bago kayong mag-fill up. So, pagkatapos nyo hong ma-fill up ho lahat yan, makaka-receive ho kayo ng email sa akin. Ito. Na ina-aprubahan ko yung application nyo. Okay. Pero bago ho kayo makareceive ng email, may mga gagawin ho kayong procedure. Hindi ko na ho i-discuss. Basahin nyo ho dito. Isa-isahin ho ninyo. May mga isasagmit ho kayo. At may gagawin ho kayo. Ito, example lang. Kailangan gumawa kayo ng Gmail for G Drive folder. Ayun, G Drive folder. So, Google Drive folder. Okay, sir, paano gumawa ng Google Drive folder? Madali lang po ang paggawa ng Google Drive folder. Okay? Kung meron na kayong Gmail account, halimbawa, katulad ko, may Gmail account ako, makikita nyo ho dito, may makikita kayong siyam na tuldok dyan. Ayan o, siyam. Pindutin nyo lang ho yan, may mag-a-appear na ganito. Ito ho ang tawag dito, Google Drive. Okay? Pag pinindot nyo ho yung Google Drive, eh, magkikreate na ho ng papupunta ho kayo sa Google Drive at ang procedure ho, eto na ho. Ginawa ko na, ikiklik nyo na lang ho para madali ho yung paggawa ninyo. So, ano ang unang-unang ilalagay nyo sa inyong Google Drive? Ayan. Unang-una nyong ilalagay, mga bossing ko, ito hong requirement. Tatlo ho yung requirements natin. Comprehensive resume with latest 2x2 inch ID picture. BIR Certificate of Registration or recently filed BIR Form, birth certificate or recent passport. So, padadalan ila idadrop niyo sa bago ninyong Google Drive. Ang pangalan ho ng Google Drive nyo, para iisa lang ho tayo, ang ipapangalan nyo sa Google Drive nyo, again, magsisimula ho kayo sa TBU. Susundan ho ng pangalan ho ninyo, katulad niyan, Emelino Maestro, isang word lang ho yan. Again, yung date, September 2021. So, ang gagawin ninyo, gagawin nyo po akong editor. O, i-invite nyo ako, invite as editor. Titingnan ko ngayon doon sa Google Drive nyo kung ano yung mga sinagmit nyo. Babasahin ko ho yan. At pagkatapos ko mabasa at nakita ko na kayo ay qualified para sa 200 worth na lecture, 200,000 worth na lecture and materials, papadalan ko kayo ng email. Yon. So, pag napadalan ko kayo ng email, magsisimula na ho tayo ng training. Para doon sa mga 116 na nag-apply na sa akin,
Ito po ay kailangan po kayo, kayong 116 ngayon, kailangan po ninyong baguhin yung email ninyong nandi dito at sumunod po kayo dito sa orientation procedures na sinasabi ko. Pag hindi po kayo sumunod dito, hindi po kayo makaka-receive ng email sa akin. Ibig sabihin, hindi ko pa kayo ina-accept. Okay? Ang objective ko dito is magkaroon kayo ng trabaho, magkaroon kayo ng sarili ng negosyo para ho sa taxation. Okay? Kasi pag ako magbubukip, siyempre, medyo may kamahalan ho yan. Siyempre, kung kayo naman magbubukip, iseset natin yung standard, iseset natin yung scope, definitely kikita ho kayo ng maganda. At yung magiging affordable ho sa taong bayan, yung pagbubukip. Yan po yung mangyayari. Next is, gusto kong i-discuss sa inyo para dun sa mga nag-a-apply, nagtatanong, ano ba yung Mr. Maestro? Ano ba yung dapat naming gawin? Okay. Ang pangingiliyente, definitely, kailangan yung gumawa din ng keep. Ayun. Pag meron kayong kliyente, gagawa kayo ng ganito. Okay? Keep. Saan makukuha yung keep? Ayan, dito lang. Ayan, keep. Dito ko ite-trace ngayon yung mga tawag nito, yung inyong mga imomonitor ko yung inyong performance. Kung kayo talaga ay nagdi-deliver ng services sa taong bayan o sa inyong kliyente. Yun lang po yung gagawin ko. Now, ang susunod kong gagawin is, sir, ano ba yung pag-aaralan namin? Ayun, tinatanong ako, sir, ano yung content ng university natin? Pwede ba ako dyan? High school graduate ako. Basta nakakaintindi ka ng English, okay? Nakakaintindi ka ng batas, marunong kang umintindi at magbasa, madali na lang yan. Madali na lang. Okay? English lang naman ang batas. Hindi nyo kailangan ng masyadong malalimang pag-aaral. So, ganito po ang pag-aaralan natin. Number one, pag-aaralan ho natin yung system of accounting sa Pilipinas. Systems of accounting. Okay? Napakadami po niyan. I-acclimate ko lang naman ho kayo dyan. Acclimation. Okay? Para ma-explain ho ninyo sa mga taong hindi nakakaintindi ng accounting, ano-ano yung iba't ibang accounting, at ma-explain nyo din sa sarili ninyo kung ano yung dapat nilang gamiting accounting. For example, may tatlong common accounting systems ang ginagamit. Financial accounting, managerial accounting, and yung tax accounting. Walang pera sa financial at walang pera sa managerial. Ang pera nasa tax. Why? Yung nga, 50,000 ang penalty. So kung mako-convert mo yung 50,000 penalty na ini-impose ng BIR na walang laman ng libro, professional fee yan sa loob ng isang taon, for example. So kung meron ka mang 10 kliyente, edi may kalahating million ka. Okay? So talo mo pa yung minimum wage earner na kailangan pumasok araw-araw, ikaw, pwede kang work from home. Ganyan ho kaganda ang tax accounting. Ano pa pag-aaralan natin sa tax bookkeeping university tax specialista? Pag-aaralan din ho natin dyan yung progression. Ang tawag ko rito ay progression of accounting. Sabihin ko na ho sa inyo yung progression ng accounting para meron din kayong idea. Number one, andyan dyan po yung documentary accounting. Number two, andyan dyan po yung entry making o yung bookkeeping accounting. Progression ho ito. And number three, andyan dyan ho yung reportorial accounting. Minsan ho, yung mga taxpayer, hindi naiintindihan kung ano pagkakaiba ng tatlo. Iba-iba ho yan. Okay? Ituturo ko sa inyo para mas marami hong tao ang nakakaintindi ng tax accounting sa Pilipinas. Wala hong bayad.
walang bayad. Now, yung susunod pong ituturo ko sa inyo is yung pong tinatawag na fundamental accounting. Yung pag sinabing fundamental, mga ka-taxpayer kong mahal, para maintindihan ho ninyo, kumbaga sa bahay, meron hong itinatayong pundasyon. Ayun. Pillars, sa mga Greco, pillars ho yan. So yun yung pundasyon. Pag maganda ang pundasyon ho ninyo, wala hong magiging problema yung taxpayer. O kayo mismo, wala kayong magiging problema. Lahat ng gagawin nyo ay in accordance with the tax code. So meron hong tatlong pundasyon ang taxation or yung tax code ng Pilipinas. Sabihin ko na ngayon na ituturo ko rin sa inyo. Number one po yung VAT accounting. Okay. Number two, yung pong withholding tax accounting. At ho yung pangatlo ay income tax account. Tuturo ko po lahat ho yan. At the same time ho, dun ho sa mga magiging estudyante ko, definitely, itong libro na to, hindi kayo iiwanan. Ito ho yung magiging basis ninyo. Ito yung pinaka-encyclopedia natin pagdating ho sa accounting, sa taxation. Okay, magkakaroon ho kayo nito. Pag-uusapan ho natin, paano kayo magkakaroon? Ilalatag ho natin yung ating policy direction tungkol dito. Ayan, yan po yung aking mga libro. Oh, bumagsak ang isang libro. Oh, ayan. So, yun po yung matututunan nyo kay ka-taxpayer, ha? Emelino Maestro at ang inyong tax specialista. So, ayusin na ho ninyo yung mga nag-apply na sa akin, ayusin ho ninyo yung inyong application form. Okay? Ito po yung umpisa ho natin. At isa pa hong i-discuss ko ho sa inyo is yung paano ho gumawa ng kontrata. Okay? Para hindi ho kayo mahirapan. Paano ho magkaroon, magpresyo? Yan ang mga problema na ng mga nagsisimulang tax, mga bookkeeper. Paano ba ang tamang presyo? Hindi naman mahal, hindi naman sobrang mura. Ganun ho yun. At ano yung kontrata? Ano yung scope of services? Kailan i-deliver? Yan po ay malalaman yung lahat sa akin sa mga susunod ho nating pagkikita. At pag nakatanggap po kayo ng email sa akin, ibig sabihin, pasok na ho kayo sa Tax Bookkeeping University. Hanggang sa muli, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later!